¡Apuntes! ¡Consumatum est! Ang mga tao ay may iba't ibang depinisyon ng salitang bayani. Para sa iba, ang isang bayani o hero ay isang fictional character mula sa comics at pelikula. Isang pilantropo na gumugugol ng malaking halaga upang tulungan ang mga nangangailangan. Isang matalik na kaibigan o isang tao na matagal nang nagbibigay inspirasyon sa atin. Matapos sakupin ng mga dayuhang bansa ang Pilipinas, ang mga makasaysayang figura tulad nina Datu Lapu-Lapu, Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo at marami pang iba ay nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas. Ulitin ang mga sedula nyo! Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng karamihan, may iba pang mga bayani na nagpamalas ng katapangan upang ipaglaban ang ating bayan. Ngunit ang kanilang mga kwento o accounts ay naipasa lamang sa pamamagitan ng hindi kilalang mga libro at sabi-sabi. Tara katropa at sabay-sabay natin silang kilalanin. Si Trinidad Texon, kilala rin bilang ina ng Biyak na Bato, ay ang unang Pilipinang sumali sa Sanduguan o Sacred Blood Compact. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, nakipaglaban si Texon kasama ang mga katipunero at nag-organisa pa ng grupo ng mga kababaihang nag-aalaga sa mga nasugatang sundalong Pilipino. Nagsilbi rin si Texon sa Republika ng Malolos bilang Commissary of War. Si Macario Sacay ay isa sa mga orihinal na miyembro ng Katipunan. Nang sumuko si General Emilio Aguinaldo sa puwersa ng mga Amerikano, napunta sa kamay ni Sacay ang kapalaran ng Revolusyon. Idineklara ni Sacay ang kanyang sarili bilang kataas-taasang Pangulo ng Tagalog Republic at nagdeklara ng pagtutol sa Amerika. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nagsagawa ng ilang mga gerilyang pagsalakay na tumagal ng maraming taon. Sa isang salaysay, isang general na nagngangalang Leon Villafuerte ang nagpahayag na ang mga puwersa ni Sacay ay naglalayo na dukutin si Alice Roosevelt Longworth, anak ng presidente ng Amerika na si Theodore Roosevelt na nagbabalak na bumisita sa Pilipinas. Ang inisyal na plano ay ipagpalit siya sa mga Amerikano kapalit ng pagkilala ng Amerika sa kalayaan ng Pilipinas. Gayunpaman, ang planong ito ay hindi naganap matapos ipagpaliban ni Longworth ang kanyang paglalakbay. Itinuturing na tunay na unang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Si Mariano Trias ay kilala sa pamumuno ng unang pag-aalsa sa Cavite at iba pang pag-atake laban sa mga Kastila sa Laguna. Bago nagsimula ang Revolusyon noong Agosto 1896, sumapi si Trias sa Katipunan at naging aktibong propagandista sa silang at kawit. Si Trias ay nag-aral ng elementarya sa ilalim ng pagtuturo nina Cipriano Gonzales at Eusebio Chavez, parehong mga guro sa lokal na paaralan. Kalaunan, ipinadala siya sa Maynila upang mag-aral sa Colegio de San Juan de Letran para sa kanyang Bachelor of Arts, pagkatapos ay sa University of Santo Tomas para sa kanyang kurso sa medisina. Si Pascual H. Poblete ay isang manunulat at feminist na unang nagsalin ng Noli Metangere ni Dr. Jose Rizal sa wikang Tagalog. Sumulat din siya ng isang dula na pinamagatang Amor Patria at umupo bilang patnugot o editor ng pahayagang El Resumen na dating niyang ginamit upang kwestiyonin ang mga kalupitan noong panahon ng rehimeng Espanyol. Si Poblete ay ipinatapon sa Afrika dahil sa kanyang pagtutol. Si Panday Pira ay isang katutubo mula sa Southern Islands ng Pilipinas na lumipat sa Maynila noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Doon ay nakilala niya ang isang panday na Portugis na nagsani sa kanya sa paggawa ng iba't ibang uri ng armas kabilang ang mga kanyon. Ang mga kanyon ni Panday Pira ay sinasabing ginamit ni Raja Sulayman upang ipagtanggol ang Maynila laban sa mga sumasalakay na Kastila sa pamumuno ni Martin de Goiti.
Sa kasamaang palad, natalo ang mga mandirigmang Pilipino at ang mga kanyon ay kinumpiska at ginamit ng mga sundalong Espanyol. Katropa, bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. Salamat! Si Gliceria Marella de Villavicencio, kilala rin bilang Aling Eryang, ay kinikilala bilang isa sa mga bantog na Pilipino na nagbigay ng kanyang sariling kayamanan, oras at kaalaman para tulungan ang mga revolusyonaryo noong panahon ng himagsikan. Sa lahat ng kanyang kontribusyon, ang pinakatanyag ay ang pagbibigay niya ng kanyang barko, ang SS Bulusan, ang unang barkong pandigma na naibigay sa mga revolusyonaryo na ginamit upang maghatid ng mga sundalong Pilipino, sandata, bala at rasyon ng pagkain para mapanatili ang revolusyon. Nagpahiram din si Aling Eryang ng halagang 18,000 pesos kay Dr. Jose Rizal para lang mailathala niya ang kanyang mga nobela at ang di malilimutang La Solidaridad na dati niyang ginamit para sa reforma ng lipunang Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo. Matapang at puno ng katalinuhan, si Teresa Magbanwa ay ang Joan of Arc ng Visayas. Siya ay isang guro sa paaralan at pinuno ng militar na namuno sa mga revolusyonaryong Pilipino sa lugar ng Visayas. Si Magbanwa ang tanging babaeng namuno sa mga tropa sa Kabisayaan noong panahon ng revolusyon. Isa rin siya sa iilang Pilipinong lumahok sa lahat ng tatlong resistance movements laban sa mga Espanyol noong Philippine Revolution, sa mga Amerikano noong Philippine-American War at sa mga Hapon noong World War II. So that's it, ikaw katropa, may kilala ka pa bang bayani na hindi masyadong kilala ng karamihan? I-share mo lang sa baba ng video na ito. Maraming salamat po, mabuhay ang Pilipinas at kita-kits sa ating next video.